Yeah. Pater, kung tawagin nila. So, alam nyo. Chicken recipe ang gagawin natin for today, Chef. Ito yung mas kilala sa tawag na pastil. Pastilo. Or pater. At syempre, pinasikat nga ng mga kapatid nating Muslim from Mindanao. Ayan nga po. Kaya meron tayo ngayon, Chef, dito. Mga chicken breast. Chicken breast, no? At mga simpleng recado. Mga simpleng sangkap lang, oh. Yun, no? Napakadaling gawin. Napakatibay sa panis. Ito po yung isa sa mga na-feature natin before na pagkain talaga nga naman nag-trending, nag-viral, no? Diyan po sa kaibigan. Uy, shoutout doon sa mga brotherhood ng Muslim diyan sa Quiapo. Kaila, Idol Pahad diyan. Mga kapatid natin niya, kaila Noy Pahad. Chef, umpisa mo na nga yan. Oo. So, ito, kaya tayo umpisaan natin. Mm-hmm. Boil muna natin itong ating mga chicken breast. Correct. Okay, guys, boil lang natin yung ating mga chicken breast. So, mamaya shred natin yan. Actually, mabigay ko lang yung info, Chef, or tip. Bakit chicken breast ang ginagamit natin? Ito kasi yung mas madaling ishred, no? At saka malaman na parte ang chicken breast po na ginagamit sa pastil or pater, no? Pero yung ibang parte din naman po ng manok, pwede nyo rin gamitin, no? Mm. Although, ito nga, recommended natin, Chef, syempre, breast. Dahil... Codex, yung... Ano rin ito? Yung hibla ng karne. Yan, ah, correct. Haba. Yun. Kaya maganda siya tingnan. Tama, correct ka. Ayan. Ipatan natin, Codex. Presto. Oo, tapos lagyan lang natin ng timpla. Tignan natin yung sibuyas at luya. Pantanggal natin sa lansa. Okay, takpan natin yan. Boil natin yan, around 15 minutes. Huwag natin i-thoroughly lutuin. Yun. Para pag na-flakes natin, mamaya maganda siya. Tama, no? Ayun po, that's a tip, no? Pagka nilaga natin to, wag lang masyadong super boiled, no? Kasi nga, iluluto pa kasi natin to. Gigisa pa natin na isa. Let's go! Yan, after 15 minutes, natin yung napakuluan. Nag-firm na yung laman niya. So, ahon natin. Ayaw kasi natin ma-over. Purpose natin to, yung hibla niya. Para mahaba, maganda tingnan. Ito, palamigin lang natin para mahimay natin mamaya. At lumamig na nga itong ating chicken breast, Chef. No? Oo, palamigin natin. Yan, ang gagawin mo dyan? Himayin natin, pero hindi natin sasama yung balat. Ah, okay. Yung ibig sabihin nito, yung karni lang talaga ang kailangan mo dito. Yung pinakamit niya lang. Yes, sir. So, makikita nila ko, Edex. Ayun, dahil sa 15 minutes lang natin na pagpapakulo, ang ganda ng pagkakabilog ng meat, no? Buong-buong siya. Oo, firm. Yan nga yung kailangan natin sa pastilo. Oo. Kung tawagin natin na ibang term ito, pater. Yun, no? Yan yung hinahanap natin. Ayan, oo, tama. Pag-shred natin na mahaba pa. Galing, oh. Pero hindi natin siya shred na yung parang pang-salad, hindi yun. Medyo makapal. Ah, okay. Kasi mamaya susutayin natin ito na medyo matagal. Ang dating niya pala nito, mga noit mga kakay, para siyang na-chef, no? Yung flakes. Halos ganun lang. Din. Okay, next. Pasalungan natin kasi sige. Madami ito eh. Napansin mo. Nakita ko yung kilos mo. Galaw mo, papunta na sa akin eh. Eh, siyempre. Nagugas tayong kamay, ha? Mga noit, ha? Yung no, mahalaga dyan. Ganda, oh. Gaganin mo nga lang daw sa chef. Ayos! Gawin natin to. Okay. Ayan, pasan natin mag-fire. Mantika. Kailangan maraming mantika. Kailangan yung sibuyas natin lubog sa mantika. Ayan. Ayan, painit na natin yung ating mga garlic. Tapos to, hindi natin ipa-brown. Parang sesame lang natin na saute. Ayan, sunod natin agad yung marami nating onion. Ayan, ang dahilan nito, ba't natin ginagawa to na matagal natin ginigisa yung sibuyas? Kasi maglalabas siya ng katas niya. So yung liquid na yun, yung inaalis natin para hindi siya maging madaling mapanis. At this point, ayan, kitang-kita nyo yung onions natin, lutong-luto na. So, well tilted na siya. Add na natin yung shredded chicken. Mm-hmm.
Ayan, haluin lang natin ng haluin. At yung apoy natin ngayon dito, mahina lang siya para hindi mabigla at masunog yung nasa ilalim. Samahan natin ng stock. So yung tinabi natin kanina na pinagpakuluan natin ng manok. So yan, lagyan natin ng dalawa. Ayan, konting halo. Tapos pakukuluan lang natin yan hanggang matuyo na siya. Ayan, after 10 minutes natin na hinahalo, natutuyo na nga siya. So pwede na natin ipasahan season. Lagyan natin ng salt, pepper. Then halo natin ulit. Ayan, nag-start na nga siya matuyo at mamantika. Ayan, oh. So pag ganyan, nasa ganyang point na tayo, pwede natin timplahan. So lagay tayo soy sauce. Siguro mga around 1/4 cup. So, halo-halo natin. Lagyan din natin chopped chilies. Dagdag pampagana. Tapos tuloy-tuloy lang natin halo. Ayan, medyo nagto-toast na yung ating chicken breast. Lagyan naman natin 1/2 cup of butter. After nyan, lagyan naman natin ng 1 egg. Tapos basagin natin, halo-halo lang. Konting tusto na lang to, tapos titikman na natin to. Tagal din lutuin itong chicken pastil na to, chef. Pero worth it, mura at abot kaya ang halaga. Ito nga po yung tinitinda dun sa ano, chef, sa Quiapo. Sa may Quiapo, sa may gilid. Hindi na nga lang sa Quiapo ngayon binibenta to, chef. Marami nang nagtitinda, ginawa na tong negosyo dahil nung time na napuntahan natin to sa Quiapo way back at 2022 or something like that, no? Okay. Yung presyuan niya, 10 piso. Ang isang ganito, kuya? Ang isang ganito, 10 piso. Sa Quiapo yun. Kaya doon yan talaga pumutok ng gusto. Nag-trend yan sa tao. Viral sa social media. Ito na nga, ang chicken. Pastil. Chicken pastil. Wow! Pater, kung tawagin nila. No? Ano ba talaga yung kuya, yung ano, pastil at pater? Anong pinagkaiba nila? Yung pares lang eh, actually. Pero kasi ang mga Muslim tao sa kanya, pater. Pater. O yung mga kapatid natin, Muslim. So dito na sa Manila yung pastil? Oo, naging pastil dito sa Manila. Hindi ko na po comment down below na lang po kung anong naging istorya niya na yun sa mga kapatid nating Muslim dyan, siyempre. Ayan o. So alam nyo, nung naikwento sa atin ito, nung na-vlog natin or na-feature natin itong pastil, isa sa nagpapasarap dito, bukod dun sa kanyang way ng pagluluto na napakatagal, itong daon ng saging, chef. Yan. So, naamoy ko nga nung pagbukas ko, Edex. Nag-ano kasi, nagsisikrit pa to ng aroma dun sa rice. And then, dun sa pinaka-chicken pastil, no? At alam nyo ba, ito trivia. Ang unang-unang gawa ng pastil is fish. Fish? Yan ang kwento sa atin ng mga kaibigan natin dyan. Sa Quiapo, oo. Fish daw talaga yung una. And then, medyo mahirap gawin. Nalipat sila sa chicken breast. Oo. Tapos, gumawa na rin sila ng beef. Kaya lang, ang mahal, hindi pwedeng presyo ng 10 piso, baka kayo, chef. Kaya po talaga ito, kinahin mo, chef, kuha ka lang ng kuha. Actually, inaano nyo, inahanda na yun sa'yo sa mesa kung magkano bibili. 10 piso nga kasi, no? Sabihin na natin, bumili ka 200 pesos, 10 pirasong ganito, balot. Salt na salt ka, sobra. Yun, no? Banat. Parang masarap sa silid ito, kailangan siya. Oo, pwede. Kaya kayo, tsaka may itlog, no? Sa Quiapo, nabibili din yung sa Muslim town, ang tawag, no? Okay, banat. Wow! Kain yun dyan. Ito yung sarap dun, no? Saka, chef. Ito yung chile. Masarap talaga ito. Yep. Hinakain ko nito. Sila nila pakakad. Yung sila, chef. Mas marami sila maglagay ng sila dun. Amang hangin talaga. Napapatay naman anghang kasi ginigis, eh. Pero, mahalo dun sa kanin, tsaka sa kater mismo. Yung lasa niya ngayon, nag-ano siya.
Nakagana, nakagana. Yup. Yung nga lang, itong ginawa natin, sorry ah, hindi naman bibig ko, narami-rami yung pagkakalagay. Dun sa Muslima Town. Sa Quiapo, oo. Ang ano doon, chef, dalawa sugo ko lang eh, 10 piso. Ah, okay. Kasi 10 pesos lang naman kasi garlic, no? Dalawang ganun, tapos kagad kaya, ang tendency, kuha ka rata ka na rata. The best, pwede niyong gawin sa bahay. Kung gusto niyo po yung negosyo, okay din. Minimal cost, no? Chicken breast, konting kanin. Actually, kaya nabibenta ng mura, chef. Konti lang naman talaga yung, ano, yung pagtatakal doon, yung measurement na paglagay dito sa dami sa akin. Konti lang, hindi naman ganito karami. Bagay na bagay yung anghang doon sa sweetness ng... Kahit wala tayong nilagay na sugar. Correct. Pero ramdam mo yung sweetness ng onion na nilabas niya na flavor. Importante po yun, ha? Chef, no? Yung kita mo yung sibuyas, kung paano mo niluto, gano'ng katagal. Talagang ginisan mo siya ng maigi kasi alam niyo po ba ang kwento dito sa Pater talaga? Binabaon ng mga kapatid natin Muslim. Bumakad silang bundok. At yung baon nila. Tanungin ko nga, dala niyo sa bundok, hindi ba napapanis? Kasi yung kanin, mga ganyan, di ba? Hindi daw napapanis siya. 5 araw, 6 na araw, ang tibay daw ng buhay nito. Sabi ko nga, ang sikreto daw, talaga yung sibuyas, kailangan talaga lutuin mo mas maigi. Kaya, yun yung yun yung isa sa mga procedure na ginawa mo, nakita ko na nagturo din na sa mga kaakay natin dyan, mga non-chips natin dyan. Matagal lutuin. Tumba ka agad. Lukot ako dito na ano? Patir! Lukot ka dito. Anyway, mga loy, mga kaakay. Chef, kaya bago tayong paalam, ano na, gusto niyo po itong pinakain namin ni Chef PJ. Sana magaya niyo rin sa inyong mga tahanan, no? Chicken pastil. Worth it! Napakasarap. Kung bata po ang kakain, adjust mo lang ng anghang na siya. Huwag masyadong anghang. Oo. Pero alam niyo po, ano ko sa inyo, magagarantisado ko sa inyo, magagaranti ako na magugustuhan ng mga bata dahil ako, chef, sa bahay, buwi ako nito, sumusun ng mga bata. Mm-hmm. Masarap sila. Kasi parang siya yung adobo flex ang dating, no? Pero, kaiba niya sa adobo flex, mga noy, is the taste ng sibuyas. Sweet na sa lumalabas na natural. Oo, yun. Okay, chef. Pangaba. Chef PJ, siyempre pakita natin yung kanyang Facebook page dyan, no? Thank you. Ayun, no? Dami yung ano, ha? Ang TikTok account mo pa. May sigat. Mabuhay po kayong lahat, siyempre. Akin ni Sol, Food Tourism and Adventure. Huwag natin kalimutan ang ating mga kasama dito sa Akin ni Sol. Ha, siyempre, yung mga ano na yan, siyempre. Kasamahan natin sa grupo, o. Oh. Akin ni Sol Party Day, siyempre. Nag-iisa lang sa puso. Totoong advokasya ng pagtulong sa ating mga kapatid dyan. Okay? Mabuhay po kayong lahat. Ako po ang inyong ni Coach Redex Sampresi. Chef PJ? Pagmamalo, PJ. Bye!